Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik. Ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season, isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season, walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kabanang bayan. Rapido Alan Season, Rapido Alan Season. Isang mapagpala at mapagpalayang umaga, mga kabayan. Muli na naman pong sisingkaw sa simpapawid ang inyong rapidista Rapido Alan Season. Muli pong rarapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno maging pribado man na sangkot sa anumang katiwalian, kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin, paghimay sa mga isyong napapanahon, pakikipag-usap, pakipaghuntahan, pakipagtalakan, pakipagtalastasan, pakipagbalangkasan, pakikipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Kayo po'y nakikinig dito lamang ho sa Pumapay Bulog na himpilang IWRR International Web Radio Rapido. Kumusta po kayo sa umagang ito, mga kabayan? Kahapon ho, mga kabayan, ay naganap po ang unang session sa maraming probinsya, maraming bayan-bayan. At syempre, paglalatag ho ng mga panukala, ganyan ho mga kabayan. Diyan ho sa sangguni ang palalawigan. Dito sa lalawigan ho ng Pangasinan ay kahapon din ho nagbukas. First regular session, mga kabayan. Sabi ho ni Rapido Ronel, ang atin hong naganap na session ay matiwasay. Maayos daw ho mga kabayan. Tingnan ho natin kung magtutuloy-tuloy ho yan. Ano ho? Yung katiwasayan. Walang anumang bangayan daw ho ayon dun sa kanyang programa kanina. At maayos daw ho mga kabayan. Kaya lamang ho, sometimes kailangan din ho nating repasuhin, retrain our staff. Nang sa ganun mahusay din ang kanilang pagtanggap sa mga media, pagtanggap sa mga bisita. Kailangan ho mga kabayan ay maiayos ho natin itong mga to. From the governor down to the office of the vice governor, provincial board members and other offices in Capitol Building, Provincial Capitol Building. Sige po, alam ho ninyo mga kabayan ang dami hong napag-usapan ano ho. Uy, may sinasabi ho, gagawa daw ho ng panibagong expressway dito ho sa lalawigan ng Pangasinan from eastern to west. So eastern to west expressway in Pangasinan. Maganda ho yan kung paano ho ninyo gagawin ho yan ngayon. Meron hong existing ongoing expressway. Simulan ho dyan, sinimulan dyan sa Linggayen going to east. I don't think na hindi ho ninyo idudugtong sa mga expressway na ito. Ito yung bahagi ho ng build program ng nakaraang administrasyon. So, nandyan na ho sa Linggayen mga kaibigan. Kung galing ho kayo ng Kabayanan ng Linggayen, makikita ho ninyo yung flyover tumawid ho sa kalsada ng Palaris. At papunta ho yan sa Barangay Baay, idudugtong po yan mga kaibigan. Doon ho sa
highway, national road, going to Mugalyon. So dyan siguro, pupwede na hundugtungan ho dyan. Pero ang nakikita ko, yung expressway na sinasabi, ito pa rin ho, mga kabayan, yung plano ho ni former congressman, now second termer mayor of Lingayen, Leopoldo N. Batawil. At yung kanya hong programa, meron ho siyang program plan na magkaroon ho ng mahabang tulay, 5 bridge. Iba ho yung existing 5 bridge. Sa dulo ho nun, sa bukana ho ng dagat, magkakaroon ho dyan ng isang mahabang bridge connecting to Barangay Kapandanan of Lingayen. From that area, I think Pangapisan or Barangay Bantayan of Lingayen, tatawid po yan patungo ron sa Barangay Kapandanan, going to Barangay Balongubong, Malimpag, Istanza, Sabangan, diretso po yan hanggang doon sa Labrador, hanggang sa Swal. Siguro kung ganyan hong gagawin, meaning magkakaroon ho mga kaibigan ng reclamation, hindi ho may pagkakaila. Hindi may pagkakaila na maganda ho mga kaibigan ang magkaroon ho ng reclamation. Nung araw, sa hinagap lamang ho ito mga kaibigan eh. Ang sinasabi ko nung araw, bakit hindi ho natin gayahin ang Maynila na nagkaroon ng reclamation going to Pasay and Paranaque. Kasi ibinays ko dun sa ginawa ho ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Yun ho yung P. Amaridil na kinasangkutan ho niya sa malaking controversy tungkol ho dyan sa P. Amaridil. Yun ho yung kinaroonan ho ng MOA ngayon. Yung sangal-sangal na highway doon, yung Macapagal Avenue. Nakaganda ho yun mga kaibigan. Ilang ektarya ho ang tinabunan ho dyan. Lahar ho ang pinangtabon mga kabayan ko. Maganda naman. Naging viable naman para sa mga malalaking building mga kabayan. Ang tataas na building ho yun ang doon ngayon mga kaibigan. So meaning, we can also do that in Pangasinan. So dito ho sa Dagupan, nung sinasabi ko, bakit hindi ho tayo gumawa ng reclamation at magkaroon ng panibagong avenue? Ginawa ho yan mga kabayan ko. Sinimulan ho sa Lingayen mga kabayan. Diretso ho sa Binmaloy. Until such time na dumugtong na rin o gumaya na rin ho ang Dagupan during the time of mayor of Dagupan first and second term ni Mayor Bilan Fernandez. Ginawa ho yan, naging maganda. So ngayon ho muling i-develop ho yan. Ngayon papunta na ho ng San Fabian ho yan mga kabayan, yung reclamation na yan. Pero yan ho ay intended for kwan lamang ho avenue for light vehicles muna. In fact, sarado muna yung Dagupan eh. Ginagamit muna yan sa mga beach goers. Pero maganda ho yan. Dadagdagan ho natin. Magre-reclaim ho tayo kahit na 1 hectare 1 kilometer from the shoreline going to that deepest part or deep part of Lingayen Gulf. So, you know, hanggang doon sa Lingayen, wala na ho tayong paglalagyan ho ng mas maluwag-luwag pa ho na lugar doon sa mga offices ho natin. So, ang ganda ho niyan. Actually, naipanukala ko na ho ito, naisuggest ko na ho ito kay Mayor Paul Batawil. Sabi niya, that is a good suggestion, Compadre Alan, sabi niya. We have to consider that, sabi niya. Reclamation. And kahit naunahin mo muna, yun hong 1 kilometer
from the shoreline papunta ron sa malalim, 1 kilometro. Iskwala mo yan. Iskwala mo. O, yung kahaba ho naman, eh, depende na ho yan. Alam ho ninyo, kapag ginawa ho natin ho yan sa Lingayen or any part in Pangasinan na meron hong shoreline, pupwede ho yan na gawin hong international airport at pupwede rin hong international seaport, mga kabayan. Eh, kapag nagkaroon ho tayo ng ganyan, meaning, ang ekonomiya ho, mga kabayan ko, ay bibilis ang paglago. Eh, totoo yan, mga kabayan. Kapag ganyan ho ang nangyari, eh, we could also raise a global city in Pangasinan, mga kabayan ko. Global municipality. Lalo na ho ang capital town ng lalawigan ng Pangasinan, ang Lingayen. Eh, kinonsidera na ho ni Mayor Leopoldine Batawil. So kapag sinimulan ho yan, nagkaroon ho ng reclamation ho dyan, mga kabayan, eh magiging pasyalan ho yan. Yung ibang lugar na i-reclaim, mga kabayan ko, pupwedeng dyan ho ilagay yun hong economic zone. So magkakaroon ho na marami hong trabaho dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kapag may airport, hindi ho pupwede ho yung mga high-rise building. Ang ilalagay lang ho dyan, siguro mga 2 to 3 story building, pupwede ho yan. Eh kung meron hong airport, kung walang airport, eh pupwede ho tayo magkaroon ng 7 story to 10 story building. Eh magiging class ho, mga kabayan ko. Kung kaya ho ng Dagupan na mag-request na malaking pondo for reclamation, eh maganda rin, mga kabayan ko. Or even San Fabian, dyan ho sa lugar ni Madam Marlene Agbayani. Si Mayor Mayora and Vice Mayor Dani Agbayani, eh maganda rin ho yung lugar na yan. Alam ho ninyo, ang paliparan, mga kaibigan, ay hindi ho po pwedeng sasalungat sa hangin. Hindi po pwedeng pahalang ayon sa mga eksperto. Kunwari, ang lipad ho ng eroplano ay going to west para maka-take off. Kung ang hangin ho, mga kaibigan, ay galing naman ho dito sa north, ibig sabihin ho, pag malakas na hangin, tatamaan ho yung pakpak ng eroplano, ibabaliktad po niya yung eroplano. Yun ho ang sinasabi. E ngayon, ang pupwede mong gawin dyan, ay pupwede mong subahin ho yung hangin. Yung hangin, kasi pag patusok yung eroplano, kaya ho ng eroplano ho yan, nasulungatin ho yung hangin. Or, mula dun sa kwan, mula dun sa likuran, ano ho, siguro ang ginagawa ho ng mga piloto dun muna sa runway, gagapang muna ang eroplano papunta ron sa dulo, tapos iikot dun ho bubuelo para hindi ho masalungat yung aeroplano. Well, ganun pala, oo. But anyway, I would like to leave that to the expert. Ano ko? Pero sa pakikipag-usap po ho sa mga kaibigang pilot, eh yun ho ang sinasabi ho nila. Tatalikuran ho nila, mga kaibigan, yun ho pinagmumulan ho ng hangin na malakas. Tapos aangat ho yan. Kung saan ang destinasyon, dun na ho sa taas iikot kung saan pupunta, mga kabayan. Well, we can do that in Lingayen, Dagupan, or even in San Fabian. Reclamation. Labrador, okay din ho yan. Aptuswal, okay ho yan, makabayan. So, kapag nagkaroon tayo ng reclamation, meaning, tinabunan mo yung dagat, papunta dun sa malalim, kahit na 1 kilometro muna. Ano ho? Pagdating mo ngayon dun sa dulo, meaning, malalim na ho yun, makabayan. With that, dahil malalim na ho ang tubig, ipupwede na ho tayong magsagawa o maglagay ho ng seaport. Pupwede na hong tumabi ang atin hong mga dambuhalang barko. Yan ho ay pupwedeng mangyari, mga kabayan. So, babalikan ko lang. Itong expressway na sinasabi, hindi ko nakalimutan, ha? Yung expressway na sinasabi from eastern Pangasinan to western Pangasinan. Malamang ho, idudugtong ho dito sa 4 lanes
Ano ho? Merong four-lane expressway na ginagawa ho dito sa Barangay Bantayan. Ito ho yung, kung familiar ho kayo, kayong mga taga-Pangasinan, taga-Dagupan, eh, nandito na ho sa Barangay Bantayan ho yun. Diretso ho yan hanggang doon sa Silverios, yung restaurant doon, Silverios, connecting at De Venecia Expressway Extension. Doon ho ang ano niyan. Tapos, from that area, doon sa bandang NBI, tatawid ho doon sa Barangay Kanawalan. Idudugtong ho, papunta ron sa ginagawang bagong expressway na nandyan na ho sa Lingayen, Makabayan. From Mangaldan ho naman, going to eastern part, masasagasan ho yung ilang mga bahay at ilang mga residential houses, ha? At saka mga palayan dito ho sa San Jacinto. Magtutuloy-tuloy yan hanggang sa season Pangasinan at ang sinasabi ho, diretso ho sa Baguio City. Magkukunikonekta ho yan doon sa mga expressway katulad ho ng T-Plex, yung Tarlac Pangasinan Expressway, Luzon Express, Tarlac Pangasinan Luzon Expressway, T-Plex. So, madali na ho ang pagbiyahe, pag-ikot-ikot dito sa lalawigan ng Pangasinan kapag yan ho ang nangyari o naganap, mga kabayan. Eh, sana nga ho, sa Pangasinan ho, wala hong toll fee. Pag may toll fee, nako! Diyos mio! Kayo ho ba'y sa bagay? Kaya naman natin mag-toll fee patungong Manila, no? Pupunta ka lang ng Tarlac, pupunta ka lang ng Pampanga, eh. Eh, gusto mo i-expressway. Ako, ayoko nagagambala eh. Eh, mahalaga bawat minuto, mga kabayan. Eh, dumadan ho ako. Eh, kapag kami papunta ng Tarlac City, eh, napaka-traffic ho din eh sa MacArthur Highway. So, ang ginagawa ko ho, mga kabayan, from Mangaldan, eh, kailangan pumunta muna ako ng San Jacinto, Manawag, going to Lawak, Binalonan, mga kabayan. Doon ho ako lulusot sa T-Plex. Pagdating ko doon sa ano ho, sa toll gate ng Tarlac, eh doon na ho ako sisipa, mga kabayan, papuntang Tarlac City. Or dediretso ka kung papunta ka ng Clark. Mabilisan na ho, mga kaibigan. Kaya lang ho, eh pataas ng pataas ho ang ano ho, yung toll fee, mga kabayan. Eh kung maglalagay din dito siguro, eh okay lang naman ho yan because nakikita ko kung ito ay isa sa privado. Kasi ang nabalitaan ko, mga kabayan, itong East to West Expressway ay pupundun daw ho ng isang pribadong kumpanya. Tignan ho ninyo, isang pribadong kumpanya ang pupundun, mga kabayan. So meaning, eh kung pupunduhan ho ng pribadong kumpanya, eh magkakaroon ho ng toll fee ho dyan, mga kabayan. Alright. Oy, meron daw hong surrenderis na mga National People's Army andyan ho sa Santa Maria, Pangasinan. Ah, ganun ba? Sa Santa Maria, meron daw hong surrenderis. Eh, sino kayang nag-surrender? At alam mo ninyo, noon pa man, bakit gustong-gusto nila ang Santa Maria na pag-surrenderan? During the time of former Mayor Choi Hines, marami din po siyang napasurrender ng mga NPA dyan ho sa Santa Maria. Ganon din ho nung nag-mayor ho itong si Mayor Teddy Ramos. Ganon din ho. Eh ngayon ho, ang mayor ho ay si Mayor Julius Ramos. Eh meron daw hong surrenderis, mga kabayan ko. Eh subukan ho natin makipagpanay ang mga kaibigan. Kay Mayor Julius Ramos, kung sino-sino itong mga nag-surrender at paano ho nag-surrender. Eh, kailangan ho'y makapanayang ho natin si Mayor Julius Ramos, mga kabayan. Tingnan ho natin, ano ho? Baka sakaling tayo ho'y palarin na magipagpanayang kay Mayor Julius Ramos ng bayan ho ng Santa Maria, lalawigan ng Pangasinan. Ilan daw yung ano, Rapido Ronel, yung nag-surrender? Ha? Eh, ito bang nag-surrender na ito? Eh, totoo bang NPA? Ha? Eh, dapat eh.
eh totoong NPA. Eh may mga kuno, may mga ibang lugar eh para lang bumango ano, eh magpapasurrender ng NPA kuno. Pagdating ng double checking, counter checking, eh wala namang pangalan ho sa mga NPA. Pero dito ho sa Santa Maria, eh siguro eh baka naman eh ito'y kwan, legit ano ho na mga NPA, itong mga sumurrender ho mga kaibigan. Sige, hintayin ho natin na magkaroon ho ng tsansa na tayo magipagpanayam kay Mayor Julius Ramos, mga kabayan ko. Mga kabayan, yun pala hong mga NPA surrenderies ay a month ago, hindi ngayon, sabi ni Mayor Julius Ramos, mga kabayan. But anyway, ang alcalde ho ng bayan ng Santa Maria, on his second term, ay narito ho sa ating line. Second term ba? Third term? Magandang umaga po sa inyo, Apo Mayor Julius Ramos, sir. Magandang umaga rin sa iyo, Sir Alan. Good morning at saka sa lahat ng tagapakinig natin. Yes, sir. Ikatlo ba o ikalawang termino nyo ngayon? Pangalawang termino pa lang po. Pangalawang termino. Pinalad na ma-elect for second term. Oho. During your last term, yung first term ninyo, ano ho ang ikinatuwa ho ng inyong mga kababayan sa inyo? Ano ho ba mga accomplishment ho ninyo? Marami po. Marami po tayong naipagawang mga farm-to-market roads, katulong sa mga magsasaka natin para mapabilis yung pagbibiyahin ng mga produkto nila from farm hanggang sa market. Uh-huh. Mga government buildings, at saka yung mga programa natin sa mga kasamahan nating kababayan nating mahihirap, tuloy-tuloy po yan. Tumaas ho ba ang income ng Municipality of Santa Maria, Mayor? With regards to income, Sir Alan, tumaas po kasi lumaki po yung collection natin sa mga quarries natin dito at sa mga farm produce katulad ng mais at saka mga gulay. Mm-hmm. Well, ang pangunahing programa ho ninyo na nakita kong sinusuportan ho ninyo ay mga farmers. Yun ho bang lugar ho ng Santa Maria ay talagang ang source of income ay farming, Mayor? 80%, halos 80%, Sir Alan, ng income dito is farming, from farming. Mm-hmm. As far as economy is concerned, ano ho ba mga tumutubong mga industrial company ho dyan? Meron na ho ba tayong mga bangko? Meron na ho ba tayong mga malls ho dyan sa Santa Maria, sir? Utay-utay, Sir Alan, may mga bangko na rin. Yung ibang mga business establishments tumatayo na rin dito kasi crowded na kasi tumakatabing malalaking bayan natin. Kaya ang pagkukuha ng business, papunta na rito sa Santa Maria. Kasi ang Santa Maria po ay sentro dito sa Eastern sa 6th District. Aha. Is it possible in your second term na magkaroon din ho ng mall like SM, CSI, Magic Mall at iba pa mga malls ho dyan, sir? Yan ang pinapangarap natin na actually, Sir Alan. Kaya pinipilit nating i-negotiate sa mga katulad ng RCS o kaya ng Pure Gold na makapagpatayo rin sila ng mga stores nila rito sa Santa Maria. Kumusta naman ho ang peace and order sa lugar po ninyo, Mayor? Actually, Sir Alan, na-awardan tayo ng drug-free municipality dito sa Santa Maria. Congratulations. Tapos may mga NPA surrenderies na rin tayo rito. Actually before during my first term, dalawang
membro ng national ng New People's Army ang sumurrender sa atin. And itong nakaraang buwan lang may nag-surrender na naman na dalawa. Mm-hmm. Anong mga benepisyo na pupwede ho ninyong ibigay o ibinigay sa kanila at ano pang pupwede nilang tanggapin? Mayor. Actually, ang local government unit ng Santa Maria nagbibigay din ng konting cash na pabuya at saka mga bigas, dilata, ganoon, para pagsimulan din nila. Oh. So, meaning, meron hong livelihood program ang munisipyo? Yung livelihood program po, hindi actually livelihood program, pero tinutulungan natin sila na makapasok sa trabaho para nang sa ganoon makapaghanap buhay sila ng legal. I see. Mayor, ito hong second term ho ninyo, ano ho bang nakalinya na priority ho ninyo dyan sa Santa Maria? Actually, ang priority natin dito, pag-ibangayuhin pa rin yung... kasi in-update natin yung tax revenue code natin, pag-ibayuhin natin yung tax collection natin, at saka itong priority project ko na isa ay ang clearing nitong national highway, kasi punong-puno ng kwan, malapit sa disgrasya kapag umuulan at malakas ang hangin, punong-puno ng mga mango trees. Kaya clearing operation at palalagyan din natin ng mga solar street lights para nang sa ganon maliwanag para sa mga biyahero sa gabi. Alright. So much for that, Mayor. Po pwede na ho kayong manawagan ulit para sa inyong makababayan para sila naman ho ay magkaroon ho ng muling pag-asa sa pamamagitan po ninyo, Mayor. Take it. Para sa mga kababayan ko dito sa Santa Maria, nananawagan ako ng patuloy na pagkakaisa, pagtutulungan ng local government unit at ng ordinaryong mamamayan para nang sa ganun, mapanatili natin yung tuloy-tuloy na pag-asenso ng ating bayan. Kasabay nito, yung pagkakaroon ng peace and order at saka kaayusan dito sa bayan ng Santa Maria. Mayor Julius Ramos, ikay aming pinasasalamatan sa pagpapunlakunin niyo sa aming tawag, sir. Maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat din, Sir Alan. Maraming salamat din at mabuhay ka. Thank you. Inyo pong napakinggan si Mayor Julius Ramos, makabayan ng Santa Maria, Pangasinan. Well, mabuti naman at itong si Mayor Julius Ramos, mga kaibigan, madali hong tawagan kahit dun sa kanila, madaling hanapin, mga kabayan. Hindi ho siya katulad nung iba na kapag nangangampanya, madali daw hanapin, pero mahirap kausapin. Maraming ganon, di ho ba? O kaya ay madaling kausapin, meron din madaling kausapin, problema, mahirap mong hanapin. Baliktaran. Meron madaling hanapin, mahirap kausapin. Madali daw kausapin, pero mahirap namang hanapin. May mga ganun, mga kabayan. Itong si Mayor Julius Ramos, madali mong hanapin, madali mong kausapin. Madali mong kausapin, madali mong hanapin. Kung wala ho sa munisipyo, nasa bahay lang ho yan, nasa farm lang ho yan, mga kabayan. Yun lang naman ho. Actually, hindi na ata umuwi ng bahay. Ang bahay na niya, yung farm niya. Diyan ho sa Santa Maria, mga kaibigan. Kaya alam mo na, kung wala sa munisipyo, alam mo kung saan mo hanapin, maliban kung siya ho ay nag-out of town. Rapido, Alan Season. Ang Commission on Elections ba preparado na sa magaganap ho na barangay election. Mabilis ho ang panahon, mga kabayan. Tingnan ho ninyo. Anong petsa na ho ngayon, mga kaibigan? Ha? Parang kailan lang, ano ho? Ngayon petsa 12 na naman ng July. After 1 month, more than a month, 1.5 month, bare na naman ho, mga kabayan. Makakarinig na naman ho kayo ng mga Christmas songs. Makakakita na naman ho kayo ng mga kumukutikot-kutitap na ilaw pamasko, mga kabayan. Ang bilis ho ng panahon talaga.
So, ngayon ho mga kabayan, ito hong napipintong election by December 5, ang sinasabi ho mga kaibigan ng DILG at ng Malacanang ay malabo ho na magkaroon ho ng postponement. Nagkaroon na ho ng postponement nung nakarang administrasyon mga kabayan. This time naman ho, po pwede na magtutuloy-tuloy ho yan mga kaibigan. Tuloy-tuloy na ho yan. Kailangan ho na itong barangay election matuloy. Sabi ko nga ho, kung hindi ho kayo karapat-dapat na maging barangay official, mawawalo ho kayo dyan sa ayaw at sa gusto ninyo, barangay lang naman ito. Siguro naman ako'y naniniwala na hindi makukuha sa pera-pera kung barangay election. Ano ho? O meron din? Meron? Ano meron? Meron pala akong alam na barangay may mga barangay na libo rin mga kaibigan. Libo bawat boto. Meron ho mga kabayan. Kaya kung nasimulan ho sa barangay, siguro kung mayaman nga naman ano, yung kandidato, what is 1,000 or 2,000 pesos per vote? Kung ang butante lang naman ho mga kaibigan ay 300 lang naman or even 500 voters. Ano ho? Malit lamang ho yan mga kabayan. Ano ho? So kayang-kaya ho. Pero ang binibili mo dyan is just a prestige. Karangalan. Para lang sabing ikaw ay nagkapitan. I will not do that pag ako. Mahirap po yan. Yung pera ho, hindi naman ho natin pinupulot mga kabayan ko na parang batulaan para ipamigay mo na ipamigay kakandidato ka. Kung mayaman ho kayo, huwag na kayong kumandidato. Mamigay kayo ng mamigay. Dapat ganun ang thinking ho ng ating mga butante. Ano ho? Na itong taong to, nung hindi naman kumakandidato, hindi marunong mamigay ito. Ni hindi mo nga makausap ito Hindi mo nga malapitan ito Hindi ba ganon? Pero nung kumakandidato akala mo pagkataong mabait ano? Pansamantala lamang ho yan mga kabayan. Yung pagiging mabait ho ng kandidato. Pero los menos, hindi ko ho nila lahat. Isang barangay ho, may mga kandidato na hindi ho umiikot, hindi ho lumalabas, halos di mo makita. Pero pagdating ho ng filing of candidacy, makikita mo, kaway dito, kamay doon, kaway doon. Ang ngiti ho mga kabayan, halos mapunit ho yung kanyang ngalangala sa kangingiti mga kabayan. Meron hong ganyan. Ang titignan ho ninyo, ano ba ang makakaya, ano ba ang kayang gawin ng mga kandidatong ito? Pupwede ho ba ninyo na ipagkatiwala ang lugar ho ninyo? Diba? Kung hindi nyo kaya pagkatiwala ang boto ho ninyo sa kanila, wag na. Humanap po kayo ng ibang kandidato, yung talagang meron hong alam na gawin mga kabayan. Marami hong ganyan na kuan. Marami hong ganyan na kandidato mga kabayan. Isipin ho ninyo, magsisimula ho sa barangay, yun hong pagbabago. Maliit na komunidad muna. Kapag nakita ho yung kagandahan ho sa maliit na komunidad, pag samasamahin mo bawat komunidad, munisipyo ho yan mga kabayan ko. Meaning, sasabihin, ang bayan ho ng Mangaldan, napakagaling. Hindi lang ho yung barangay Bantayan, barangay Talugtungan, other barangay. Kundi, ang sinasabi, yung bayan as a whole. Kung ganun ho lahat ho ng mga bayan-bayan mga kaibigan, ang sasabihin ho, ang ganda talaga sa Pangasinan. O, kita ho ninyo. Pero hindi ho malayo na makamtan ho natin lahat ho ng mga pangarap mga kabayan dito ho sa lalawigan ho ng Pangasinan. Alright? Lahat naman ho tayo dito ho sa ating bansa mga kaibigan, nangangarap ho tayo na umunlad. Nangangarap ho tayo na makadikit man lang tayo sa mga mauunlad na bansa. Huwag na tayo mag-ipag-compete pa sa mga dambuhalang bansa. Dito lang ho mga kabayan ko sa Asia, pupwede tayong dumikit sa kanila kung hindi tayo makalampas. Malayo naman ho tayo makakalampas doon sa China.
malayo naman ho natin malampasan ho ang Japan mga bayan. Pero yung mga dikit lamang ho tayo, yung hindi ho tayo mapag-iiwanan. Ang mahirap ho dyan mga kaibigan, eh kung pati Vietnam, eh talagang mapag-iiwanan ho tayo. Ha? Eh ano na ho yan? Alam ho ninyo, ang bansang Vietnam mga kabayan eh, ang tagal ho na naglungga ho dyan mga kaibigan ng mga komunista sa Vietnam. O eh yung mga maliliit na bansa, Thailand, napag-iwanan na ho tayo mga kaibigan. Ha? Hong Kong, Taiwan, mauunlad na ho yan. Samantala nung araw mga kabayan ko, balikan ho ninyong history. Mas tanyag, mas magandang takbo ho ng ekonomiya ng Pilipinas nung mga unang panahon. Eh sa ngayon ho mga kaibigan, ano? Anong atin? Ay sus, alikabok ho tayo eh. Kumbagang tayo nakakapit lamang na alikabok sa kanina, ginaganong-ganong lalaan. Eh nakaw. Eh sana eh, kwan, hindi lamang pagpapakitang gilas ang ipakita ho ng ating Pangulo ngayon dito ho sa kanyang administrasyon. Kailangan makita ho natin ang pangunlad ho ng Pilipinas mga kabayan. So ibalik ho natin sa barangay o election na. COMELEC, handa na ho ba kayo? O handa na kayong magkipagsabwatan na naman ho? Eh karamihan ho dyan, every election, marami hong taga COMELEC ang nagkakapera. Every election ho yan. Hindi nyo magipagkakaila. O pwede kayo magsinungaling sa ordinaryong tao, pero kami ho sa media, nako, kami pa. Huwag na ho kayong boboto na mga drug addict na barangay kapitan. Huwag kayong boboto na mga babaerong kapitan. Eh, siyempre, dalawa, tatlo asawa, eh, mangungurakot yan para meron siyang itustos sa extra family ho niya, mga kabayan. Kung drug addict ang kapitan ho ninyo, barangay officials ho ninyo, mangungurakot ho yan. Sapagkat wala ho siyang itutustos dun sa kanyang bisyo, mga kabayan eh. Hindi ho dyan. Eh, nakaw, maniwala ho kayo. Yung kapitan dyan sa barangay Dumalandan, Nuez, ha? Yung gagong kapitan dyan. Ano? Babaero din yan. Mas maganda yung naging babaero ho kayo kung hindi kayo makaiwas nung kabataan ho ninyo. Yung pagtanda ninyo, magiging babaero kayo, animal kayo. Hanggap ligawin nyo, Satan. Agloon talker. Makulani kila, makulani li ula-ula nyo, makulani li pukupukul nyo. Eh paano nyo sustento ni Rarate kabi-kabi yun? Hangga pula, pati Rarate. Ay, nako, mantako kila. Kaya ko, hayagan kong sinasabi, ang daming proyekto ho na sinalaula yung kapitan dyan sa barangay Dumalandan West, yung Bernardo Berning Ulupong Magante. Nako, ang dami ho. Na kasi ay, sa laula yan, animal na yan. May nakikita ko dyan yung Manuel Rayos. Yung Manuel Rayos, retirado ho sa DNR, kako nga sa inyo eh. Dati ho maestro ho yan, mga kabayan. Magaling ho yan. Eh, yan na lang. Total, retirado na ho. Eh, kaya ho niyang ako, ipinupos ko siya. Eh sapagkat ayaw ko yung ginagawa ho ng kapitan ho ninyo dyan eh. Yun ho ang dapat. Saka hindi yung vengativo. Ha? Yung isang kwa naman ho dyan, yung Mark Navarro. Awlay, ang sabi naman niya, hindi daw siya natulungan ng mayor, kaya ayaw niyang suportahan yung mayor. Eh bakit? Ikaw lang ba ang tinitignan ng mayor? Ang tinitignan ng mayor, hindi lang yung dating kapitan. Hindi lang ikaw. Marami. Hindi lang ikaw ang pupwedeng umasa at ikaw ay hindi napagbigyan kaya ikaw ay umaangal at ang susuportan mo ay yung matakaw, yung kawatan, magnanakaw, yun ang gusto mong suportahan. Eh lumalabas, personal lang gusto mo eh. Eh kung maaari, huwag din sa bungero. Kung sa bungero eh.
Ganun. Basta may bisyo, eh nakakatakot ho mga kabayan. Meron kasi hong mga disiplinado pagdating ho sa mga ganyang bisyo, yung mga sabong, pagsugal. Eh meron din hong yung mga irresponsible na mga ano ba tawag natin diyan sa mga kwan? Magmamanok. Aficionados sa sabungan. Anyway, mag-iiwan na po ako ng isang magandang umaga mga kabayan. Iiwan ko ho kayo at bukas ho muli ako magbabalik alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Sana nga ho muli ho tayo nagkarinigan at nagkahuntahan ho sa umagang ito ng Batiwasay. Huwag ho ay magsasawa na makibahagi lamang ho sa inyong programa mga kabayan. Laging nandito ho ang inyong Rapidista Rapido Alan Season. O pwede kayong tumawag kapag meron kayong mga gusto parating ho sa ating palatuntunan. Ano ho? Hanapin lamang ho ninyo. I-search ho ninyo. I-like na rin ho ninyo. Yung ating hong IWRR. International Web Radio Rapido. Magandang umaga, Edwin Agsalud Bruan. Good morning sa iyo. Alvin Sandoval, good morning din sa iyo. Ha? Beth Macaraeg, magandang umaga din po sa inyo. At sa lahat ho ng mga nakasubaybay, lahat ho ng mga makakapanood, pagkatapos ng ating palatuntunan, i-browse lamang ho ninyo. Kung may ginagawa kayo ngayon at hindi kayo nakapanood na ang live, pupwede ho ninyong balikan ang araw na ito. Thank you, good morning, at mabuhay ho ang bawat isa. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinanghang, mas pinatapang, mas mapalasik. Rapido, Alan Season.